Ngayon, nais nating malaman kay Dr. Caballes kung ano po yung mga posibleng sanhi ng mabilis na pagdami ng COVID-19 cases dito sa ating lalawigan. At kung ikukumpara, Dr. Jerry, mula po noong isang taon as compare ngayon, ano po yung nagiging dahilan bakit ang taas po ng COVID-19 cases sa ating mahal na lalawigan, Doc Jerry? Okay, yung talagang nakakita tayo, no? Yeah, in the past 5 weeks, noong talagang napakataas na mga bilang na kaso ng COVID, at as a matter of fact, in the last 5 weeks, 550 ang naitala nating kaso, no? At kalahati, almost half of the 550 ay nasa Santa Cruz. At siguro, ano yung meron doon sa Santa Cruz kung bakit nagkaroon ng masyadong napakalaking kaso doon, no? Na halos in the past 4 weeks ay halos nasa double digit yung mga kaso araw-araw. Ito po yung nakita natin na yung naitalang 6 na kauna-unahang Delta cases ay lahat ay nandun sa Santa Cruz, no? 2 barangay ang involved, actually Napo at saka Tamayo, na mga barangay din naman na kinikitaan natin ng maraming kaso, no? So that could probably explain yung pagtaas ng mga kaso dito sa Marinduque. In the past 6 weeks, ang average natin in a week is 103 cases per week. So talagang sobrang taas nun compared dun sa mga nakaraang experiences natin, no? Hinggil dun sa numero na kaso na naitatala dito sa ating lalawigan per week. So, ang pinaka-explanation na nakikita namin ay unang-una yung Delta. Yung Delta kwan, ano? Variant. At pinapaalala syempre natin dahil dun sa profile noong mga kaso at yung hawahan ay patuloy pa rin nating nakikita na yung hawahan ay during the transaction at saka yung hawahan sa bahay, no? So, ito ay correlated, of course, dun sa yung mga kaso ay naka-home quarantine pa rin, no? Hanggang ngayon. Na ginagawa naman ang paraan, no? At nagpipilit ang lahat ng levels ng government dito sa ating lalawigan na magawan ng paraan yung isyung yon, no? Doc Jerry, ito pong naitala na Delta variant COVID-19 cases dito po sa Barangay Tamayo in particular, sila po ba kayong mga residente o naitala sila dahil nandoon yung isa sa ating isolation facility? Sa Santa Cruz po, sa Barangay Tamayo. Yung mga variant na naitala dun sa Santa Cruz, no? Apat sa Napo, 2 sa Tamayo. Ay lahat sila naman ay recovered na. Actually, unfortunately lang, yung isa doon sa 6 ay namatay, no? Bakit recovered na? Dahil alam niyo po may delay, no? Actually, yung pag-receive natin ng resulta doon sa genome sequencing na tinatawag, no? Para po malaman kung ano yung variant or kung anong klase yung COVID virus na involved dun sa mga kaso, gine-genome sequence yan kung makita na medyo mataas ang viral load, no? Dun sa taong dun sa kaso na ginagawan noong so-called genome sequencing. So unfortunately, at hindi naman natin ito gusto at naiintindihan naman natin, no? Yung sitwasyon dito sa ating bansa ay medyo may delay yung pag-receive natin ng kaso. So nung na-receive natin, ang isang magandang balita, recovered yung 5. So ang implikasyonan, kahit papaano, yung pagkalat, hindi
talagang lumubo ng anang husto, no? Dahil nakaya nung lima yung virus. Unfortunately, yung isa ay namatay nga, no? Okay. So, linawin po natin, Doc Jerry, sapagkat unang naipahayag na anim yung nagkaroon ng Delta variant case, tapos may isa pa. So parang lumalabas na pito. Pero maliwanag po na sinasabi ninyo, kasi yung nauna pong announcement ni Doc Oy before, anim tapos may isa pa pong namatay. So ngayon lumalabas po na anim lang talaga ang nagkaroon ng Delta variant case, COVID-19, dito po sa Marinduque, particularly sa bayan ng Santa Cruz. Yes, that is correct. Okay. No? So, Doc Jerry, sa total number ng active cases na meron po tayo ngayon, meron pa po ba tayong hinihintay na resulta galing po dun sa ginagawa pong genome sequencing para po regarding naman po kung meron pang Delta variant pa na kaso sa probinsya dun sa mga suspected, kung meron man, at gaano po ito karami, Doc Jerry? Yes, no? Meron pa tayong hinihintay na examination, ano, patungkol dun sa variant, no? Actually, hindi ko lang matandaan yung eksaktong numero, pero more or less mga 20 to 30 examinations pa ang hinihintay natin. Okay. At concentrated po yung bilang na yon sa bayan ng Santa Cruz, o meron po ito'y nakakalat sa ibang mga bayan? Nakakalat sa ibang bayan yung inihintay natin, ano? At yung may mga nagawa na naman ng genome sequencing patungkol dun sa bayan sa iba't ibang bayan, no? Ang maganda nga, actually, kung matatawag mo itong magandang balita, ay Santa Cruz lang ang tinamaan so far, no, nung variants. Pero nakapag-examine tayo dun sa anim na bayan patungkol dun sa genome sequencing patungkol dun sa variant na Delta.